kung sa lalim at lalim lang naman ang relationship ang pag-uusapan eh, malalim talaga. It's always been romantic po. Mm-hmm. Every day. Kumbaga when we see each other, it's always romantic. Kung sa lalim at lalim lang naman ang relationship ang pag-uusapan eh, malalim talaga. Kung sa lalim at lalim lang naman ang relationship ang pag-uusapan eh, malalim talaga. Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na mga kaganapan po ngayon sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Gaya nga po ng ating binabalita lagi, mga kaldab, dumidepende lang po tayo sa mga nakakalap nating impormasyon at sa mga throwback video na pinaninindigan po natin. Bago natin tuluyan ang ating throwback, pag-usapan po na natin ang nagaganap ngayon kila Mengay at Tisoy. Marami po kasi nagsasabi na ganito ganyan, ganon, magkakaroon na raw ng interview at sasabihin na nga po raw ni Mengay at ni Congressman Spotted ang kasalan. Pagdating naman po sa pelikula ni Alden, sinasabing hindi daw po matutuloy yung sinasabi ng Aldab na magsasama si Sharon Cuneta at si Main Mendoza. Sabi ko nga po sa inyo, wala naman pong pilitan. Ang sa Aldab lang, pinupush lang naman po natin at napakalayo pa naman po ng November. Hindi po ba? Kaya no, kumbaga malaking pag-asa pa po natin na kumbaga marinig nga po yung simpatya ng Aldab Nation at gumawa nga po ng pelikula kasama nga po si Sharon Cuneta, Main Mendoza. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman tayo nawawala ng pag-asa. Kumbaga hawak pa rin po natin ang lakas at fandom ng Aldab Nation. Di po ba? Although mabigat yung kalaban nga po natin, malalaking network, di po ba? Nagsanib pwersa na nga po sila, pero depende pa rin naman po yan sa magaganap at mangyayari. Basta, kumbaga, abang lang po tayo. Yun lang naman po yung tanging panlaban natin. Sabi ko nga po, bilog ang mundo, di po ba? Ang tadhana, kusang gumagalaw yan, kusang nagbibigay ng, kumbaga, alam nyo na mga kaldab, pag-asa para sa Aldab Nation na kahit down na tayo, eh may dumarating na, kumbaga, malaking pag-asa sa Aldab Nation. Kaya nga po kami kampante, matatag, dahil sa kanila rin naman po. Hindi naman po kami bibitiw basta-basta. Tignan na lang po natin kung ano mangyayari, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung ano po yung pinaninindigan po natin, tuloy nyo lang po yan, mga kaldab, na andito naman po si Mr. Destiny para ibigay yung mga kaganapan po na gusto nyo rin pong malaman. Well, pag-usapan na po natin itong video na to. Gaano nga po ba kalalim ang relasyon nila Mengay at Tisoy? Di po ba sinagot na nga po yan ni Alden, kung sa lalim lang po ang pag-uusapan, malalim po talaga. Kaya nga po nakapagtataka po o nasasabi ng Aldab Nation, ito nga po ba yung walang relasyon? Ito nga po ba yung hindi man lang nanligaw, hindi man lang kumbaga na masasabi natin na yung tipong hindi nagkaigihan, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, maaring malin lang po nila yung mga baguhan sa Aldab, maaring malin lang po nila yung mga Armin at Main Fanatics, pero yung totoong Aldab Nation, yung totoong simula't simula pa lang po, nakitaan na po yung dalawa. Imposible po. Hindi po ba? Kaya nga po, ito yung sinasabi ko na mahirap pong magkomento, mahirap magsalita. Hindi po ba? Dahil kinukontra naman po talaga tayo. Sinasabing delulu lang tayo, ayaw natin tanggapin yung katotohanan. Galing naman po sa kanila eh. Kung umami na lang po talaga sila Mengay at Tisoy na nagkaroon sila ng relasyon, pero hindi nga po nag-click. Kumbaga, tatlong taon lang, dalawang taon lang, maaring maniwala ang Aldab Nation. Pero yung sinabi nilang hindi po sila nagka-relasyon, never po silang, kumbaga, nanligaw, never po silang nagkaanak, nagpakasal. Yun po yung sabi nila eh. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na wala naman pong naniniwala pagdating sa Aldab Nation. Di po ba? Kaya nga po, may mga pagkakataon na sinasabi nila yan para lang po sa formality, para lang po sa mga taong kumbaga sarsuela. Di po ba? Darating naman po yung point, mga kaldab, sa atin naman po eh. Di po ba?
gaya po na nangyari kay Christopher Martin, di po ba, hanggang sa huli, eh, pinili niya na lang po na ilabas, di po ba, at ganun din naman po kay Miguel Daez, na kung saan, 6 years po, di po ba, 6 years na po yung relasyon nila, o 5 years, well, correct me if I'm wrong, na sa bandang huli, inamin din po nila, pero wala pong nakakaalam, never po, kahit po ibang mga tao. Kaya nga po, nagulat na lang po sila nung umami na nga po sila Megan Young at si Mikael Daez, na nakakagulat, di po ba, na itago po nila, na ilihim po nila ng ganong katagal. Gayong nasa loob din po sila ng GMA, pero hindi po sila pinagtatambal. Ang ginawa po kasi ni Mikael Daez, eh, pinaglaban po talaga niya si Megan Young. Ibinigay niya talaga yung 101%, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, depende na lang po ito sa pananaw ng iba. Depende na lang po ito sa mga taong magre-react, magko-komento, di po ba? Ang importante lang naman, mga ka-aldab, eh, maging updated ka. Kung ano pa yung mga nababasa ninyo, kung ano po yung nakikita at napapakinggan, eh, doon na lang po tayo, di po ba? Sabi ko naman po sa inyo, dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa, nakikita, napapakinggan po ninyo, chill lang po kayo. Yun lang naman po yung importante. Kaya kung ano man po yung sabihin nila, kung ano man po yung mga napapakalat nilang impormasyon, normal lang po yan, mga kaldab. Sabi ko nga, dito lang sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo, eh. Kung ano po yung nababasa, napapakinggan, chill lang, di po ba? Yun lang naman po yung importante. Maging updated ka. Uulitin ko, i-remind ko lang po sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior, kung ano po yung paniniwala po ninyo, kung ano po sa tingin po ninyo yung totoo. Okay lang yan, mga kaldab. Ipaglaban nyo po. Hanggat naandyan po kayo at nananatiling Aldab Nation, kumbaga, maging matatag lang po kayo, maging kampante. Hindi naman po tayo basta-basta papatinag sa mga sinasabi po nila, kahit anong pong gawin lang pambubuyo. Never po tayong, o never po akong, kumbaga, magpapadaig, di po ba? Hindi po tayo babaliktad. Ano man po yung mangyari, ano man po yung mga sigalot na sabihin po nila sa akin, never pong babaliktad si Mr. Destiny. Yan lang, yan po yung lagi niyong tatandaan. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga kaganapan po sa social media. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.